Hello po, ngayon po ay gagawa ko ng ube cheese bread. Sa atin do, kailangan natin ng bread flour, eggs, yeast, kailangan din natin na ube powder, salt. Ito ay yung pang-dusting. Kumuha na ako dito. Kung ano yung timbang po nito, binawasan ko lang ng konti. Margarine, pwede ding lard. Tapos tubig. At asukal. So, ito yung pang-coat ko. Ito yung natira sa cheese bread. Pwede po ito. Ilalagay ko na lang yung link sa baba kung paano gumawa ng pang-coat ng cheese bread. Kasi nakagawa na ako niyan eh. Kaya hindi na po ako makakagawa ulit. Kaya hindi ko na maipapakita. So, ngayon po dito sa warm water, mailagay na yung yeast. Mix lang natin yung ating yeast. Pwede natin kamayin. Yan. Diyan muna siya. Dito sa ating flour, ilagay na natin yung ating sugar, salt, at saka yung ating ube powder. Mix lang natin. Bago natin ihalo yung ating tubig na may yeast. Then, ilagay na rin natin yung ating egg. Sama-sama na po yan. At yung ating margarine. Mix lang natin. Or masahin natin. Ito ay gagamitan ko ng stand mixer. So, gagamitan ko ng stand mixer yung akin, pero pwede rin namang mano-mano. Sabi ko nga, meron kasi akong alaga, kaya hindi ako mapagmasa. And then, nakalimutan kong lagyan na 1 tablespoon na ube food coloring. Ube flavor. Ito kasi flavored. So, food color and flavor na po siya. Yan, mix na natin. So, medyo sticky pa siya, pero pwede na ito. Mamasahin ko na lang siya ng konti. Ngayon, inilagay ko na yung pan-dusting niya dito.
Ang piling po nito ay cheese at saka, syempre ay ube. Yung aking ube halaya. Meron pa akong ube halaya. Okay, wait natin 30 minutes. So ngayon, ito na po yung ating dough. Gawin na natin ube. So 50 grams lang po yung aking timbang dito. Cut natin ng tag 50 grams. So ngayon, eto na po yung ating dough na aking binilog. Lalagay na tayo ng filling natin. So para sa ating filling, kailangan natin ng cheese. At saka syempre, yun nga, kailangan natin ng ube halaya. Yung akin po, so ang timbang po ng filling ng aking ube, sa ube ay 15 grams, tapos yung cheese niya ay 5 grams. Hindi rin kasi maganda yung sobrang daming cheese or palaman kasi baka lumabas na siya. Kayong bahala kung gusto niyo ng maraming pang coat o yung tama lang. Gusto ko yung tama lang. So yan po, papaalsahin lang natin ang mga iyan ng mga 35 to 40 minutes or hanggang sa mag-double in size na siya. Pero hindi pwedeng sobrang over-alsa kasi kapag po sobrang alsa, babagsak po siya kapag naluto. Ibig sabihin, parang magkakaroon siya ng kulubot. Kaya dapat mga, ayun nga, 35 to 40 minutes lang. So ito, luto na po yung ating ube cheese bread. So, magbukas na tayo ng isa. Ito, bubuksan ko. Ang ganda niya. So, magbukas na tayo. Yun. So, yan po yung cheese niya at kanyang ube. Super lambot po yan. Masarap po talaga. Natikman ko na kasi isa eh. Bali, pangalawa to. So, yan. Thank you for watching. Sana itry nyo at itry nyo din pang business. Masarap po siya. Talo ang ube pandesal. Joke. Pero, masarap po talaga siya. And thank you for watching.
please don't forget to like, share, subscribe, at pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video ko pang i-upload.